Mga kapaps, mga kavision, good morning sa inyong lahat. So, topic natin ngayon kung paano ba magsimula mag-vlog or paano mag-vlog. Well, magbibigay ako ng idea sa inyo. Ito ay based lang to sa akin, ha. Hindi naman ako professional na vlogger, di tulad ng iba, which talagang biyasa. Eh, sa akin lang ito yung experience ko or bagay na aking natutunan sa loob ng nagsimula ko na nagba-vlog. Well, kung gusto mo maging vlogger, first, kailangan makapal mukha mo. Eh, nakakatawa pero totoo po 'yon. Talagang dapat makapal mukha mo. Lalo na kung ang content mo is about tutorial, adventure, at kung ano pa man, yung tipong yung camera mo halos nakaharap sa iyo lagi. So, kailangan mo talaga makapal mukha mo. Mabuka at kung ma-PR ka, yung medyo funny ka na magsalita, well, bonus yun dahil mas gusto ng mga tao yung mga nakakatawa. Paano masabi? For vlogging, before kayo siguro mag-vlog, for example, is adventure turang content ng channel nyo. So, before ka pumunta doon sa isang place na kung saan ka magva-vlog, well, siguro mas maganda kung mag-research ka muna sa place na yon para magkaroon ka ng idea or maibigay mo yun kung ano man ang meron doon sa place na napupuntahan mo para doon sa mga viewers mo. So, medyo matrabaho, pero talagang ganon. Need mo talaga mag-research. Tapos, kung gusto mo naman mag-tutorial sa mga kung ano-ano dyan, mga gadgets, or sa mga camera, review ng mga kung ano-ano mga gamit dyan, well, need mo rin na mag-research sa bagay na yun o sa isang gamit para pag nag-vlog ka, marami kang alam na sasabihin. Well, sa akin kasi guys, mas pinili ko maging motovlogger kasi pag motovlog kasi pag meron kang ganitong mga bike, scooter or motorcycle, and once you have a action cam, just put it on your helmet, it's okay na. Sa motovlog, konting blah 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 blah, it's fine, good. Pero if gusto maging motovlogger, well, first kailangan mo magkaroon ng bike, motorcycle bike or scooter or big bike, kahit anong motor. Basta motor. Then, kailangan mo magkaroon ng action cam. Kasi, need mo talaga yon. Ilalagay mo yon dun sa helmet mo . Kailangan mo talaga ng action cam. Well, hindi mo naman kailangan na bumili ng GoPro na action cam, which is expensive. Kung hindi naman dun swak sa budget price mo. So, you don't need to buy GoPro. Pero kung meron ka naman budget, kung ang pera ay hindi issue sa'yo, so, go ahead, buy a GoPro. Kasi lalo na ngayon yung mga GoPro action cam, lalo na yung mga 7 Black, 8, tsaka yung GoPro Max, or di kaya yung DJI Osmo Action Cam, meron na siyang electronic stability
na kung matagtag ay hindi siya shaky. So maganda ang panood ng mga viewers mo. Hindi sila mahilo. Then after na magkaroon ka ng motor, helmet, saka action cam, ang need mo na naman gawin is mag-plan kung saan mo gusto mag-ride. Sa akin kasi, pag nag-vlog ako, moto-vlog, well, hindi po ako nagre-research sa place na pupuntahan ko. Dahil hindi talaga ako nagre-research. Una, wala akong halos time na mag-search sa place na yon. Saka, bira kasi ako nag-moto-vlog sa mga tourist destination dito. So, ang payo ko naman siguro, kung mga gusto mag-vlog dyan, siguro be yourself na lang. It is, sabi kasi nila, importante yung content ng video mo. So, kahit sino din naman, gusto rin talaga ng magandang content, kahit ako rin naman, kailangan talaga magandang content mo para marami kang mahakayat ng mga viewers na manonood ng video mo. Pero if you are not good naman sa mga ganung bagay, just ride. Take a video sa mga ride mo. Well, it's okay. Hindi mo naman kailangan maging smart talaga for motovlogging. Basta ang importante lang, mga paps, nag-enjoy ka dun sa ginagawa mo. Wala naman siguro sila pakialam ngayon kung manonood sila na video mo, it's good. Pero kung hindi naman, it's fine. Sa akin lang, siguro mag-vlog ka kung saan ka masaya, kung saan ka komportable, kung parang paraan na nag-enjoy ka sa pag-vlog. Yun naman siguro importante, hindi naman na ano, lalo na pag nag-uumpisa ka pa lang. Then, ano ba yung kailangan? Siguro importante, kung magkaroon ka ng motor at magsimula ka ng vlogging, well, bigyan mo rin siguro ng budget yung mga protection gear. Kasi importante din yung mga protection gear vest, yung pants na may protection sa knees, body armor siguro, saka yung guantes na parang katulad dito na may protection sa knuckle. Importante kasi yun para in case na huwag naman sana, kasi hindi natin maiwasan yung disgrasya. Kasi kahit na anong ingat mo sa kalsada, kung meron talagang taong nagda-drive na kaskasero na walang pakialam, minsan nadadamay tayo sa mga ganon. So, yun siguro, dubling ingat sa mga nagda-drive. Then, kung sakali man na matuloy-tuloy mo yung vlog mo, well, yung payo ko sa inyo siguro, ipasok nyo yung channel nyo sa AdSense, which well, before kasi pwede ka mag-apply ng Google AdSense kahit hindi mo pa na-reach yung requirements niya na 4,000 watch hours and 1,000 subscribers. Ngayon kasi may bago silang rules ng YouTube na need mo ata abutin yung 1,000 watch hours at 1,000 subscribers pala, then 4,000 watch hours bago ka makapag-apply sa Google AdSense. So nag-iba yung rules nila. So ang payo ko naman, kung gusto mo mag-motovlog, kung mayroon ka ng channel, do some research muna sa mga
sa mga about YouTube, about Google AdSense. Tapos meron na naman kayong mapapanood sa mga YouTube, yung mga kapwa rin ng mga vlogger na nagkakaroon ng tutorial kung paano mag-apply sa Google AdSense, kung paano ba ang step by step nun. Marami po kayong makikitang ganung video sa YouTube, mga nagtuturo sa mga ganyan. So once na okay na decided ka na ipasok yung channel mo sa AdSense, medyo ibang level na kasi medyo seryoso ka na doon. Kasi once na ma-reach mo kasi yun ang requirements, na wala kang 3 strikes at hindi ka naglalabag ng guidelines ng YouTube, after ng requirements mo, i-review nila yung channel mo. Once na-review nila at pinasok ka nila sa group nila na for monetization, ibig sabihin nun, magkakaroon ka na ng income sa bawat video mo. So, kung nag-i-start ka ng ano, ng pagbablog, siguro huwag mo isipin muna yung mga income na pera na makukuha mo. Kasi, isa rin yun sa magdi-disappoint sa'yo eh. Kung nahirapan ka abutin yung 1,000 subscriber mo at 4,000 watch hour mo, minsan, nadidismaya ka, nadidiscourage ka na ituloy yung kung ano man yung gusto mo. Kaya nga, sabi ko sa inyo, kailangan kung mag-YouTube ka, dun sa content na masaya kayo, yung nag-i-enjoy ka. Yung wala kang pake, parang ganon. Wala kang pake na kung maabot mo man o hindi, basta nag-i-enjoy ka sa pag-vlog. Well, yun siguro ang pinaka-importante para sa akin. Kasi pag yun ang nasa instinct mo, yung parang wala kang pakialam, yung nag-i-enjoy ka lang, well, hindi mo mamamalayan na maabot mo na yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hour. Kaya importante yung masaya ka sa ginagawa mo. Tapos once na na-monetize ka na siguro, guys, well, kung sumisikat kayo, lalo ng iba ngayon na magaling talaga mag-vlog, sumisikat, yung payo ko sa inyo, kahit sumikat man kayo, lagi nyo iapak yung paa nyo sa lupa. Huwag nyo iangat. Kasi mahirap ang medyo magkaroon na ano tawag nito? Tawag nila? Parang hangin sa ulo. Kaya pag sumisikat kayo mga guys, marami kasi yung nakikitang ganun eh. Pag medyo sikat na, medyo mayabang na. So, huwag tayong gayain sa mga ganun. Ngayon, kung sumisikat kayo, at kung napapansin nyo na ang paa nyo ay medyo nakakaangat na sa lupa, ibalik nyo kagad sa lupa. Mas maganda yung low profile lang tayo. At yung tipong nag-enjoy lang, yung hindi hambog ba? Yun lang. Basta makapagbigay ka ng saya sa mga viewers mo, well, okay na yun. Okay na yun. So, yun lang guys. Yun lang. Kung mag-i-start kayo sa pag-vlog, sana may natutunan kayo sa video ko na to. Well, hindi naman to masyado maba. Mixi lang. Tip lang naman. Okay guys. Thank you so much sa panonood. See you next time. Bye-bye.